So luckily, after siguro mga 1 year, yun, lumabas na nga si UJ, and luckily, may nilabas agad siya na inline 4, which is yun talaga yung hinahantay ko. Akala ko mga few years pa siya lalabas. Ta, yun, nung lumabas nga, then sabi ko, grab ko na yung opportunity na matry yung inline 4. Hi, I'm Jonathan Villasis, and I'm a business owner, and I am an SRK 600 RC QJ motor owner. Yung unit sa akin, almost 3 weeks na. Okay naman, in terms naman sa performance, wala akong masabi. Sobrang nimble ng bike, and also power niya hindi naman nabibitin. Siyempre yung sound, kasi inline 4 siya, nabibigyan naman niya yung sound na gusto kong maging output sa isang motor. Turning point, kung bakit? Actually, nakita ko siya, Aikma, Sir Zach ng Makina Moto. And sabi ko, parang promising yung brand, pero wala pa sa Pilipinas. So sabi ko, kasi back then, may ibang motorcycle brand ako na owned. Kumbaga, pinag-isipan ko kung kukuha ulit ako ng Japanese bike or magta-try ako ng ibang brand naman. So luckily, after siguro mga 1 year, yun, lumabas na nga si UJ, and luckily, may nilabas agad siya na inline 4, which is yun talaga yung hinahantay ko. Akala ko mga few years pa siya lalabas. Ta, yun, nung lumabas nga, then sabi ko, grab ko na yung opportunity na matry yung inline 4. Experience ko sa twisties, to tell you honestly, okay siya sa twisties. Pero sa curving, medyo mabigat. Pero given naman na kasi ano siya eh, it's a sports bike. Talagang power to weight ratio, nagkakatalo naman. And also sa speed, when it comes sa overtaking, so yun naman ang nakakatuwa sa kanya. So hindi ako nabibitin when it comes sa overtaking. Sa konsepto kasi ng kagawian natin na pag China is substandard and all, masasabi ko lang na not all China made are substandard. Kasi ang iPhone ba, 'di ba? Ang iPhone made in China 'yan, 'di ba? So itanggi man natin o hindi, ang China ay advanced na ngayon when it comes to technology. And also, yung mga materials na ginagamit nila, lahat ng mga brands na well-known ay kumukuha din ng mga materials from China. Kung i-compare naman natin yung motorcycle ng Japanese, Italian, tapos ng mga European bikes, panabay na panabay talaga ang mga China bikes. Ito pa, sa price point na binibigay ng QJ Motor compare sa mga Japanese counterparts or any other counterparts, sobrang sulit. As in, imagine yung mga parts and features ng motorcycle sa QJ Motor is kapantay na ng mga high-end na mga bikes ng mga Japanese and Europeans. Pero makukuha mo lang siya at a price point na sobrang sulit tsaka sobrang reasonable. Sa community naman, napakaganda kasi this is the start of the new kind of community na wherein yung community is backed by the brand itself, which is Bristol. So, napakaganda kasi aside from building a community or a group, merong brand na nagsusupport sa bawat group na nabubuo under the Bristol.